Hi guys, ngayon gumawa ako ng video kung paano maglagay ng critical rate option sa inyong items sa armor. Itong tawag dito yung pag-random na to, ito yung pinakamatipid na paraan para maglagay ng critical rate sa item natin since napakamahal po ng mga scroll na critical rate para sa item natin. Pero depende pa rin po yung sa grade ng item natin. Basta itong ginagawa ko ay para malaman din ng iba kung paano maglagay ng critical rate sa mas matipid na paraan kaysa bumili tayo ng critical rate na scroll. Okay, unang-una, syempre kailangan natin yung mga materials na kailangan natin. So yung item, yung weapon na gamitin natin ay shadow steel dahil yung slot extender na gamit natin ay yung low. So yung low grade na slot extender ay para sa shadow steel, citrine or aramid na armor. And then yung 4 score low, since a low grade item to, 4 score low yung kailangan natin gamitin. Tsaka sa scroll, kailangan natin ng weapon option scroll low na random. And bumili ako ng weapon scroll na critical damage. Actually, sa side na to, pwede ka namang gumamit ng ibang option para dyan sa ano, sa pang ano to, pang bura sa third slot. Kung sakali man na hindi pumasok yung critical rate na pag-random natin sa second slot. Okay, go, simulan na natin. So una, syempre kailangan butasan natin tong ano natin, itong GS. Ayan. At kailangan natin muna, yan, since 3 slot na siya, kailangan muna natin nalagyan ng CDI yung first slot. Ayan. Kasi ang rule dyan, kailangan pag mag-random tayo sa second slot. Yan, MS muna natin. Lagyan natin ng CDI yung first slot. So, kailangan mas mataas sa 50% para sure. Yan, isa rin pong technique dito, kailangan yung item nyo is low ups. Just in case na magbubura tayo ng second slot, mas mataas yung chance na mag-fail siya para yung sa 3 slot po yun, ah. Para just in case pag nalagay tayo ng third ng option sa third slot, mag-fail, mabura yung second slot. Yun po yung technique doon. So since mayroon na siya, CDI sa first slot, gagawin na natin yung pag-random sa second slot. Okay, gamit tayo ng random, scroll. And then, lagyan natin siya ng konti para kumagat. Kasi most of the time, kapag wala rin yung laman yan at magkaroon nga ng ano ko mag, I mean, i-grant option na natin siya, hindi naman mag-fail lang din siya kasi yung chances niya mababa. So, kailangan natin na above 50%. Ayan. Ayan. Since add damage ang lumabas sa second slot, kailangan na natin siyang burahin. So, ang pagbubura ng ganitong option sa second slot, maglalagay ka ng kahit ano dyan. Tapos, huwag mo nang lagyan to or lagyan natin ng isa. Check nga natin kung pwede. So, ayaw. Lagyan natin ng isa para yung chances niya is 10%. So, pag nag-fail yan, automatic, mabubura yung second slot. So, try natin. Yan. Since nag-failed siya, mabubura na rin yung second slot. So, sisimulan na ulit natin yung pagra-random. Yan, random ulit. Lagyan ulit natin siya ng above 50%. Ayun. So, nag-failed siya dahil mababa yung chances. Try and try lang natin. So, lagyan natin ulit siya. Medyo kailangan din natin ng konting budget sa pagbili ng 4 score low. Kasi sa ganito na pag nag-fail siya, maraming 4 score, ang 4 score low ang ginagamit. Yan, minimum damage. So, kailangan na rin ulit natin siyang burahin. Yan. Lagyan ng 1, tapos grant option. Yan, nag-fail ulit. So, dahil kulang na yung 4 score low natin, bilhin na ulit tayo.
Ayan, random. Lagyan natin ng 8 or 7. Ayan, para 60. Ayan, so successful. May lumabas na critical rate. O, diba? Perfect. And then, ngayon, kung lalagyan nyo na siya ng third slot, make sure na mataas na yung apps ng item natin. Bago kayo maglagay ng third slot, i-apps nyo muna 2 plus 10 para sigurado tayo na papasok yung ilalagay nyo option sa third slot. Or else, kapag nag-fail yan, mabubura ulit yung critical rate sa second slot. Okay? So, thanks sa mga manonood nitong video na to. Sana nakatulong sa inyo and God bless.